Morning guys, today babiyahe po tayo ngayon para ipakita po natin ang lockdown dito sa Melbourne, Australia. Ang current temperature po natin ngayon is 7 degrees. Medyo mainit, no? Ayan, let's go guys, biyahe tayo. Yun. Bago po tayo bumiyahe, no, paalala ko lang po yung mga basic rules ng Australia. Ito po ang mga pinaka basic rules ng Australia sa lockdown in Melbourne. Unang-una po sa lahat, bago ka bumiyahe, kailangan po face mask. At sa mga papunta naman po sa mga trabaho, kailangan nyo rin po ng certificate. Requirements to travel for work. Kailangan nyo po yan kasi madalas po dito may checkpoint sa mga daan. I-check nila yan kung may travel to work ka. Kasi kung wala, huhulihin ka nila. At fine yun guys, fine. At paalala din, no, na pwede ka lang bumiyahe within 5 kilometers away from your home. What? Yun lang po ang pinapayagan na bumiyahe ngayong lockdown sa Melbourne. Kasi ngayon po is 6 weeks lockdown dito sa Melbourne. Wala pong pasok, pero yung ibang mga kasa dito, mga nagtatrabaho, pinapapasok po, pero mga 3 person lang po ang pinapapasok nila kada company. At kailangan po nila nito. Yan. At yan po, no, babiyahe na po tayo. Let's go guys. Yan po guys. Kung makikita nyo, parang ghost town ngayon dito sa Melbourne. Yung mga lumalabas lang is yung mga bibili ng pagkain. Yan, mga essential lang pwedeng ano eh. Pwedeng gawin sa labas eh. Bibili ka ng pagkain. Pupunta ka sa work. Ayun nga, pag pupunta ka pa sa work, kailangan mo pa ng certificate. Ganyan po kadisiplina ng mga tao dito sa Melbourne. Eh paano ba naman guys? Sino ba naman ang didisiplina dito? Eh paglabas noon, mahuli ka na walang mas. $100 agad ang fine. $100 to $300 ang fine. What? Ang sakit, 'di ba? What the fuck? Sino ba naman ang titinuod doon, guys? At may oras, may curfew din dito, no? Hanggang 8 p.m. 8 p.m. hindi ka na pwedeng lumabas. At pag nahuli kang lumabas within 5 kilometers away, alam niyo ba guys magkano fine? $1,600. What? Oh shit. What the fuck? Sino ba naman ang titunod doon guys? Kaya ako mag-stay at home na lang ako, di ba? Mas maganda na rin yun para sa atin kasi hindi biro ang COVID-19 ngayon guys. Huwag natin baliwalain. Yung $1,600 okay lang yun eh, pero huwag naman sana yung magkaroon ka pa ng sakit na gano'n, di ba? Ang hirap, hindi natin alam. Saka yung mga road rules dito guys, talagang titino ka sa mga road rules. Kasi kada violate mo, dolyar ang kapalit. Alam niyo ba guys, magkano fine dito sa mga overspeeding? $330. What? What the fuck? Sahod mo na yun eh. Sahod mo na ng isang buong buwan sa Pilipinas yun. Biruin mo yun. Ibabayad mo lang sa big road. Ang sakit, di ba? Ang sakit guys, parang kang iniwanan. Hindi pong mahal na mahal mo pa tapos iiwanan ka. Same din sa traffic rules, beating the red light, same fine din guys, $330. Biruin mo yung mga ganong fine.
mas okay na din, di ba? At least, kita mo naman kung gaano kadisiplina yung mga tao dito dahil sa ganong rules nila. Mas okay na rin yung ganon. Sa akin, pabor yun. Kasi, alam mo naman, gusto natin yung follow the rules na lang kesa yung buhay pa natin yung kapal sa disgrasya magaganap, di ba? And guys, dito sa daanan na to, sa tinadaanan ko, 60 km per hour down dito. So, antak ko lang natin ngayon, nasa 50 lang for safe na din. Kaya, ayun din ang kagandahan dito sa Melbourne. Makikita mo talaga na follow the rules yung mga tao dito. Masarap bumiyahe kasi less disgrasya, alam mo yun, less traffic. Yan guys, makikita nyo, ang luwag ng daan, di ba? Luwag ng daan, pero ang takbo lang dito is 60 km per hour. Yan, ganito po ang lockdown dito sa Melbourne. Ngayon po, medyo marami-rami pa po gumagay kasi Sabado po ngayon. Talagang namimili po yung mga tao para sa mga kailangan din nila. Pwede ka naman lumabas within 5 km pero for essential lang. Like, ayan, bibili ka ng mga pagkain mo. Ayan ang dapat mong pakatandaan pa. Magbabiyahe ka dito sa Melbourne. Kaya sa mga kaibigan natin dyan, sa mag-anak, stay at home na lang po tayo guys para sa sarili nating kaligtasan. Alagaan po natin yung sarili natin para na rin po sa mga pamilya natin. Hindi po biro ang pandemya ngayon. Talagang kahit sino. Sundin po natin ang mga rules ng government para na rin po sa sarili natin. Huwag na lang po natin isipin na para sa rules. Para na isipin na lang po natin para sa sarili natin. Yan lang maipapalo ko sa inyo. Although dito sa Australia, same ano rin naman. Same rules lang din naman. Kung nag-lockdown, bawal lumabas, di ba? Bawal lumabas, huwag ka na mag-comply. Kasi para din sa iyan, di ba? Guys, nandito po tayo sa Food Cry Market ngayon para bumili ng stock natin ng mga kain. Kasi meron pa tayong 2 weeks na lockdown. Ayan guys, always giveaway ka sa mga tao. Giveaway muna natin yan kasi ganyan tayo kabait guys. Oopsie. $2 parking dito sa Food Cry Market. Ito po ang parking ticket natin guys. Okay na, let's go. Look at this guys, tingnan mo naman. Parang walang kasasakyan dito. Yan, meron nang isa. Yan, tatlo. Tingnan mo guys kung gaano kalawag dito ngayon. Pero nung hindi lockdown, punong-puno ito. Halos wala ka nang maparking yan. Diba? Mga takot din yung tao dito sa ano eh. Sa virus na yan. Kahit sino naman eh, 'di ba? And guys, hanap tayo dito sa mas malapit. Yan. Yon. Okay, let's go guys. At tayo nang mamili ng ating marakain. Let's go. Ayan no? Ayan, may nagbabantay dito guys. May mga nagbabantay. Tignan nyo naman kung halos walang katao-tao. Ganyan yung mga nagbabantay dito para sa social distancing. Dapat 1.5 meters away. Guys, makikita nyo, halos walang katao-tao, sarado yan. Sarado yan, guys. Hello!
po tayong Pinoy dito, lutong Pinoy. Yan. Yan, mga market po dito. Prutas, gulay. Mga bilihin dito guys. Ito guys, mga bilihan ng Pinoy foods. Pinay din yung nagtitinda dito. Yung mga Pinoy, mga jigsarap. Nor, tamarin, diba? Ayan. Kita nyo yan? Mga Filipino foods yan, guys. Pinay din yung may-ari dito. Ayan, may-ari dito yan. Vlog to, vlog. Oh, say hi to my vlog. Vlog mo? Ah, ayan po yung may-ari dito. Hi, Pinay vlog. Po yan. This is my vlog, super cheap mechanic. This is his wife. Hi, vlog. Ah, look at that. So handsome, yeah? Handsome. I don't want to make blockers. Ano daw? Ano lang? Tumutang ano mo? Mag-iisip pa tayo. Lockdown 6 weeks, walang pasok. Tumaba ka! Umayot nga eh. Yan guys, mga mababait din yung mga tao dito. Yan, meron po tayong tangus dyan. Pinapa. Yan. Hotdog, casino. Masarap bakery. Yan. Napakasarap mo niyan. Yan po ang lagi naming tinapay dito. Yan. Shout out to Masarap Bakery. Yan guys, patuloyin ko muna to, no? Mamimili muna tayo, no? Balikan ko kayo mamaya. See you later guys. Yan guys, binibigyan pa tayo ni ate ng ano, pasalubong. Napakabait. Napakabait. Yung mga ano, mga student ka, binigyan ko sila ng ano eh. Yan guys, free po yan. Bibigay lang po sa atin ni ate. Yan. O ito, kape. And guys, sa mga gusto ng Filipino food, dito lang po kayo kay Inday. Napakamura. Bigyan ko kayo ng bag na ano. Kaya mo bang dalhin? Bigyan kita isang bag na Nicole.
Kaya lahat yan ate, basta libre. Ano mo guys, sino yung binigay sa atin ni ate? Napakabait. Yan po. Sa mga... Yan nga eh. Hanggang tamaras, ano? Matapos ang lockdown, no? Mga relief goods? Parang relief. Ayan. Sobra. Ito ng kape. Ate, shout out natin yung pangalan natin. Anong pangalan? Sino? Ikaw, hindi mo pa sinasabi pangalan mo eh. Stella! Stella, ah! Andito po yung pwesto niya sa Food Scray, sa loob ng Food Scray. Ito, toyo. Ito, suka. Oh, ito, suka. Ang dami niya natin, ha? Hindi, okay lang doon kasi. Malapit naman din matapos ang ano eh. Ayan, 2 weeks. Sukan. 2 weeks pa ang lockdown namin. Ay, masukan asin. Ito, ha? Ayan. Ayan, guys. Napakabait. Eh, paano mo dalhin to? Meron pa akong eh. May sasakyan naman po ako eh. Magdala ka ng 10 kilo na bigas. Uy, may bigas pa? Yan, dalhin mo. Ay, sige ate. Yan guys, may bigas pa tayo. Dala yun lang po guys. Putulin muna natin dahil ilagay muna natin sa sasakyan. Yan guys, pauwi na tayo. Nakapamili na tayo ng pang 2 weeks na stock natin until matapos yung lockdown. For 2 weeks na po yung napamili natin. Slow down. The gate is open. Ayan. Nakita nyo naman po kung paano yung lockdown dito sa Melbourne, no? Napaka-konti po ng tao, mga takot din sa pandemya. Pero kung normal days po, kung normal days lang po yan, napakadami pong tao din dahil. Ayun po ang mga bilihan. Bilihan ng mga karne, baka, isda, manok, gulay. Ayun po yung pinakamurang bilihan dito sa bandang North Melbourne. Bali, shoutout nga pala sa kababayan natin sa, ano, no, sa Food Scray, no? Si ate, na nagbigay ng relief food sa atin para masurvive natin ang pandemya nito. Napakabait at matulungin. Kasi ate sa Food Scray, kung gusto niyo lang pumuntahan, nandun lang po siya sa loob ng Food Scray. Mabibili niyo po doon yung mga Pinoy recipe, Pinoy foods, nandun po sa kanya lahat. Pagpasok niyo po ng Food Scray, nandun po siya sa bandang gitna. Food Scray for... Okay, back to 60 speed limit tayo, 60 km per hour. Mahirap na pong makuli. 330 bucks yan. Kaya sa mga kababayan natin dyan dito sa Melbourne, Australia, Sydney, and marami tayong mga tropa dyan. Ingat lang po sa road rules dahil napakamahal po ang penalty dito. Yun nga naman guys, no, makikita mo talaga yung sharing is caring dito, no? Talagang umiiral dito sa mga kababayan natin na nagtutulungan. Marami din po mga groups dito na lalong-lalo na po sa mga, para sa mga estudyante na tinutulungan ng ibang mga kababayan natin. Talaga namang tulungan ng mga kababayan natin dito sa Melbourne. Sana magtuloy-tuloy pa yung ganyan at see you guys later. Tayo na lang magtutulong dito dahil mga kababayan natin yan. Hindi natin pwedeng papayaan yan. Dahil alam naman po natin na lahat tayo ay malayo sa pamilya. Kaya mga kababayan na lang po natin ang magtutulungan dito. Sharing is caring, ika nga.
runabout po tayo. Kailangan po mag-giveaway dito sa lahat ng nasa loob ng runabout. Okay? Sir! Yan! Medyo malapit na po tayo, no? Nasaksihan na po natin kung paano ang lockdown dito sa Melbourne. Kaya keep safe to everyone, guys. It's better to stay at home. And don't forget to subscribe to my channel. Yan, medyo malapit na po tayo, guys. Mga 2 minutes, 3 minutes. Nasa bahay na tayo. Dito na po tayo, no? Yan guys, nandito na tayo sa bahay. Bali yun lang, no? Nasaksihan na natin kung paano ang lockdown dito sa Melbourne. So, sa mga kaibigan natin dyan, sa mga tropa, sharing is caring, don't forget to subscribe, and yun lang. Bale, keep safe to everyone, guys. Mas better, stay at home na lang po tayo para sa sarili natin kaligtasan. See you to my next vlog. See you guys.